Okay guys, so into this video, yung tutorial naman kung paano tayo magpapalipad ng drone kung ikaw pa lang ay isang beginner. So, meron akong biniling drone heto. I-try natin. So, try natin kung gumagana. Okay. Yeah, so, okay naman siya, gumagana siya. So, panoorin natin yung basic tutorial kung paano magpalipad ng drone kung ikaw ay isang beginner. So, tara na. Okay guys, so ito yung inyong remote. First things first, dapat makalibrate natin yung remote ninyo dun sa inyong drone. So, ganito yon. Or, you can calibrate it as well sa inyong mobile. So, pag hawak mo na tong remote mo, ano yung unang-una mong gagawin? Pwede mong pindutin yung arrow up, pero hindi ko re-recommend yan kung sa mga baguhan pa lamang. Baka biglang lumipad yung drone mo at hindi mo makontrol. So, I won't recommend yung arrow up na yan kasi baka biglang lumipad yung drone mo at nahirapan ka nga kontrolin to. So, dapat ang ma-master mo lang muna itong button dito, yan, yung control button dyan, yung up and down muna ang i-master mo. Forget yung sa right controller muna. So, pag tinulak mo yung left joystick na yan, lilipad yung drone mo. Pag down naman, bababa siya. Huwag mo lang itong ipupush ng matagal pataas kasi bibirit pataas siya ng pataas at mahirapang i-control yan. Dapat dahan-dahan lang. So, tap mo lang ng konti pataas, then release. Tap konti pataas, then release para makontrol mo yung pag-angat niya. So, yan yung ating basic. Okay, sa pag-calibrate natin, una nating i-power on ang drone. Pangalawa, yung ating controller para mas mabilis itong i-configure. Madali lang naman i-sync yung drone tsaka yung controller. I-push up mo lang yan or push down, then makikita mo iikot na yan. Then ibig sabihin connected na sila. Okay guys, so meron ako important thing sasabihin. Dapat familiar tayo kung saan yung harapan ng drone. Kung nasaan yung camera, yun yung harapan ng drone para madali yung orientation natin. Yan, makikita nyo yung camera, yan ang harapan. At syempre, dahil bago ka pa lang, ilagay natin yung propeller guard para safe yung drone natin. At dapat isa lang yung orientation natin. Kung nasaan nakaharap yung drone, dun ka rin dapat nakaharap. So makikita nyo, facing forward siya. So ganun din yung harap natin para mas madali natin kontrolin yung motion niya. So ayan. So yun yung harapan niya. Pero may isi-share akong experience na inyo na napanood ko. Nangyari to sa beach. So para at least ma-aware kayo sa inyong safety. Dapat familiar ka lagi dun sa drone orientation. Kasi ang nangyari noon, itong si Pogi Boy, may mga kasamang chicks sa beach na ganyan. So palakad-lakad sila, pa-drone-drone, then pakaway-kaway, kumakaway sa drone. Yun yun. So hindi niya pag-aanong kabisado and naitulak niya yung controller. Papunta sa kanya pala yung drone, yung orientation kaya. Puk! Salpok sa muka. Yan ang nangyari. So be always aware dun sa orientation ng drone ninyo at syempre pag-aralan niyo muna masyado yung control. Okay? So guys, talagang napaka-importante ng orientation para hindi tayo madisgrasya niyan. Kasi nakaka-disgrasya din sa mahaw yan. Kasi yung kinikwento ko kanina, nakaharap yung drone. Tapos ayon, pa-wave-wave pa siya. Tapos, lumipad yung drone. Napindot niya ngayon yung forward na yan. Ayun, nasa pool tuloy yung mukha niya. Hindi nagka-black eye pa siya. Kaya binibigyan ko talaga ng emphasis yung orientation ng drone. Kung saan nakaharap yung drone, dapat doon din tayo haharap para at least malayo tayo sa mga disgrasya. So, ayan. Halimbawa, nirotate mo yung drone yan. Iikot yan sa'yo, paharap. Pero, wala ka munang gagawing move. Ang gagawin mo lang is yung up or down para at least gradual yung paglipad niya. Okay, halimbawa naman, nirotate mo yung drone. So, nakaharap siya sa'yo. So, ang gagawin mo lang uli is i-rotate mo siya, patalikod naman sa'yo. And then, doon mo na siya sisimulang i-control. Gamit naman ngayon yung ating right side joystick sa pag-control. So, ganun para wag sumalpok sa mukha mo yung drone. Okay, since nakalibrate na natin yung ating drone, ayan, ang orientation natin paharap doon. Ngayon, i-push natin tong, yan, yung lever na yan. Then, lilipad yung drone. Ngayon naman, pwede na tayong mag-focus sa control. Left, up, right, backward. Mag-focus ka lang muna ngayon dun sa right side na controller para matutunan mo muna.
Okay, pag gusto mo namang dagdagan ng altitude, i-push mo lang uli pataas yan. So, pag pinindot mo uli pataas, tataas yan and then concentrate ka na uli dun sa right controller. Pag finish backward mo yan, uuwi ang drone or bababa and then papunta naman sa... Okay, so try na natin magpalipad. So, tignan nyo yan. Okay, ito na yung controller natin. Pag push up, lilipad yung drone natin. Yan, huwag masyadong mataas para madali lang i-control. Yan. Yan. Dito, low hover lang muna tayo. Basic, para at least madali natin may apply. I-push mo lang yung lever pataas para umangat ng konti. Then, i-press mo din pababa para man mag-landing siya. So, dito ako nagpa-practice yan. Low hover lang muna para at least madaanan natin yung mga obstacle at matuto tayong maglihis-lihis sa mga ito. So, ayan, tulak lang pataas para umangat ng konti. Then, push down, bababa yan. Pag-aralan mo lang yung right side ng controller para mas madali tayong matuto. So,